so beautiful. Today, I'm so beautiful talaga. Ayan. Alam nyo guys, maganda din pala no na maglinis-linis din tayo kapag may time. Ayan. So, ang ating pa-outfit today, ayan, nakatago-tago lang po siya guys. Pero nasuot ko na po ito dati-dati sa vlog ko. So, sa mga katuwid, pangalawang bisis ko na po ito sinuot sa aking vlog. So, ayan. Alam nyo po guys, kahit gaano karami yung ating damit, no? Dati-dati, na problema ako kasi yung mga damit na pinamili ko sa Ukay-Ukay, hindi ko nasusuot. Pero ngayon guys, na problema pa din ako kasi yung mga damit ko, wala na akong masuot. Napupulit na nga lang yung iba kong damit sa kakaulit-ulit-ulit-ulit eh. Diba? May pahod po ang ating damit ngayon. Nagustuhan pa naman ito guys ni ate. Ang sabi niya, mama gusto ko yung damit mong yellow kasi may sombrero. Ngayon sinuot ko na naman. Sabi ko pa naman sa kanya, sige sa'yo na lang pero sinuot ko na naman. Paano kasi need ko ng maraming damit anak? Kasi nagbablog si mama. Ha? So hindi na ito maging iyo anak. Ayan. Ayan. Okay-okay lang po ito guys. 150 pesos ata. Tsaka ano pa to, bago pa talaga as in. Kasi may ano pa siya, may tag pa nung nabili ko. Alam niyo po kasi guys, no, sa totoo lang, sa Okay-Okay, basta matyaga lang po kayong pumili. Ayan, matyaga lang po kayong maghalungkat. Madami po kayong makikita dyan na mga magagandang klaseng damit. Short, pantalon. May mga branded pa. Ayan. Alam niyo po guys, sa totoo lang, yung aking mga damit, no, parang na-vlog ko na rin to dati. About sa Okay-Okay kong mga damit. Ayan. So, naulit. Ayan. Kasi yung aking mga damit, guys, puro po Okay. Pero ayaw ka. May mga brand po. Mayroong mga Bonjour. Mayroong, ano pa yan? Banana Republic. Oo. Ayan. Basta yung may mga signature, guys. O, diba? Kapag may mga signature, may mga presyo po, mga ganyan. Hindi po katulad sa iba na wala lang. So, sa madaling salita, kapag binibili talaga natin to ng naka-display sa isang boutique, mapapamahal tayo. Pero since ino-okay-okay, kaya ang mura na lang. Pero magandang klase pong damit. Oo. Kaya ngayon guys, oo, kapag gusto kong bumili ng bagong damit, doon po ako rumurunda sa Okay-Okayan. Kasi mamili lang ako ng mamili dyan. And then kapag nagugustuhan ko, syempre bilhin natin. Kung minsan naman guys, magamahal din po yung mga Okay-Okay. Depende po sa klase. Ayan, at saka depende sa itsura kung bago pa. May mga Okay-Okay naman po guys na hindi porkit Okay-Okay ay gamit na. Mayroon din pong hindi pa gamit. May mga kakunti lang damage, ganyan. Taghalagang 250. Sa mga dress, meron pong 250, 150, hanggang 100 pesos. Oo. Sa mga blouse naman po, ganun din. May 150, 70 pesos, 100, may 50 pesos, ganun. Pero magaganda pong klase. Oo. Kaya, ang ano ko talaga ngayon, Okay-Okay. Okay-Okay lang ang sakalam. At in this video guys, ang dami ko nang nayaw-yaw, no? Ang ano ko talaga, no? Ang mosang ko talaga. Dati-rati, yung, diba, ang words ngayon sa mga chismosa, bago na. Pero unang Marites, may nadagdag na po guys. Alam niyo po ba yun? Oo, nakakatawa. Kasi may mga kapatid na si Marites. Ayun, nakalimutan ko nga lang yun kung anong mga pangalan na yun. Kasi, Marisa pala. Hindi, marami pa. Ayan, kung updated po kayo guys sa social media, malalaman nyo. Kayo na po bahalang mag-search again. But in this video guys, ay isishare ko lamang po sa inyo na eto, ang tanong ko sa inyo, handa na ba kayo sa Pasko? Since Marites tayo today, kaya mayroon akong i-chismis sa inyo mga kasare. And then, i-share ko din po yung mga experience ko sa mga nakaraang taon by taon. Naka-schedule na po guys ng aking delivery sa mga alak bukas. Sabado, dapat ngayon. Pero pinare-skid ko ng Sabado. Kasi nga po pala, ay may deliver ako ngayon ng dalawa. Yung Nestle ko at saka Unilever. Ayan. Itig 4,000, 4,000 plus pa naman yun. Oo. So sa madaling salita, magbabayad ako ng 8,000 mahigit.
Ang problema, baka mamaya i-deliver lahat-lahat yung aking order, baka kakapusin ako sa pera. So sabi ko, i-reskid ko ng Sabado. At nang sa ganon, ang benta ko today ay mapasama pa sa ating ibabayad sa mga alak bukas. Okay? Ayan! So ito po yung i-share ko sa inyo. Ipakita ka! Ito pong galon na to, guys, ang nagsilbi kong ipunan sana ng aking pangbagsak ng Red Horse. Ang problema, guys, di ba nga po na-share ko naman po sa inyo na may kinakaharap kaming babayaran. Ayan, sa madaling salita, utang. So, hindi ko na siya nahuhulugan. Bakit nga ba hindi ko na siya nahuhulugan? Hindi ko na po siya iniintindi, guys, gawa ng ang aking sari-sari store ang nag-shoulder sa mga bayaran ng bills. Katulad niyan, kuryente, tubig, ayan, cable. Kasi yung sahod naman ni Mister ay napupunta lang sa pagbabayad ng bayarin ng kanyang motor. Kaya, hindi ko na to naintindi talaga sa paghulog. But, makapag-stack pa rin tayo ng alak. Kasi alam nyo naman, kung gugustuhin, may paraan. Pero kung ayaw naman, syempre, may dahilan. Pero dahil ginos ko at pinapaparaanan ko yan. At thank you dahil andyan si Mr. laging nakasupport naman yan. Kaya naman guys, eto, naka-ready na po yan. Ayan. Binilang ko na po ito kagabi ulit. So, nagkakahalaga po siya ng 41,000. So, ito po yung ating pambayad sa ating in-order na alak. Assorted na po yun. Red Horse, Grande, San Miglite, mga Coke Kasalo, ayan, Coke na maliit, ayan, Coke 1.5, ganyan. Assorted na po, guys. Pero, etong 41,000 na to ay kulang pa po ito dahil magdi-deposit pa ako sa mga bote. So, yun po yung inaalala ko na dapat ngayon ang deliver, pero pinareskid ko bukas para at nang sa ganon yung ano, yung magiging benta ko today, ayan, ay mapasama pa bukas. At hindi lang po yan, baka kulang pa po talaga. Ang mangyari nito, guys, ay makakahiram pa ako nito. So, bahala na kung saan ako manghiram. At thank you din pala dahil magkakaroon po ng pera si Mr. Maya Maya lang. Kaya ang sabi niya sa akin, so 8,000 po yon. At ang sabi niya sa akin, bibigyan lang daw niya ako ng 1K. Nag-react ako, hindi ako papayag. Mas kailangan ko ang pera ngayon kaysa kailangan mo. Sabi kong ganyan. Pwede bang sayo ang 1,000? Kaya tawanan kami kagabi. Tapos, ayan, siyempre, di na siya nagsalita. Sabi ko, huwag mo akong ano-anohin kasi mas kailangan kong pera ngayon. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi masisira yung budget ko sa aking pang-alak. Sabi kong ganun. Kaya wala na siyang react. Kaya yung pera niya mamaya, bahala siya. Bibigyan ko siya ng 1,000. The rest, akin na. Kasi kailangan ko dito. And then guys, itong perang ito, guys, nabubuo ito. Later ko na po sa inyo i-share. By next vlog ko na po sa inyo i-share kasi itong usapin na to ay about sa Red Horse. Kaya ang ikwento ko sa inyo ay about sa Red Horse. Kung bakit nga ba ginagrab ko yung pag-i-stack ng mga alak this season. Yes. Hindi lang po siguro naman ako eh. Lahat naman si tayo, di ba? Alam natin kung ano yung mga paninda sa mga season na yan. Kailangan talaga nating mag-imbak. At bakit nga ba kailangan nating mag-imbak? So, ito na nga po ang kwento. So, nag-umpisa ako, guys, magtitinda is 2016. Wala pa akong kaalam-alam, wala pa akong diskarte sa buhay, wala pa akong idea. Kasi nga po, guys, pinasok ko po ang pagsari-sari store ng walang idea at hindi nakaplano. At sa makatawid, nag-umpisa po ako magsari-sari store na wala lang, basta makapagsari-sari store ako, ganun. Pero may dahilan naman. So, soon ko na rin po sa inyo i-share kung bakit nga po. So, ito, sa 2016, guys, sumapit ang Pasko at New Year, wala po akong binibentang alak. Hindi po sa ayaw kong magbenta, kundi wala na akong naibenta. Bakit? Wala na akong mapagkuhanan. Pagdating ng 24, nagpapadeliver ata ako ng 23 ba yun? Nag-order ako sa dealer. So, wala na akong nakuha. Kasi nga po guys, first week pa lang ng December, wala na pong mga stocks ang mga dealer.
na yun pala, na dapat palang November palang mag-i-stock na. Kasi pagdating ng December, nagkakaubusan ang mga stocks. Kaya yun, wala akong naibentang red horse sa Pasko at New Year. And then after, by 2017, ganun na naman ang nangyayari. Nakapamili naman din ako ng magiging stocks ko, pero hanggang Pasko lang. Hindi naman nakaabot ng New Year. Ayun. And then by 2018, so namili na talaga ako, guys. Kasi wala ka na rin pong makuhang stocks kasi nga po nagkaubusan. Kaya pagka 2018, namimili na ako ng hanggang pang New Year. Yun nga lang din po, hanggang pang New Year lang talaga. By January 1, ubos na rin ang aking stocks ng mga red horse. Ayan, ganyan. Ang mga tao pa naman tuloy-tuloy ang inuman hanggat hindi pa bumalik sa kanilang trabaho, sige pa rin ang inom. By a dos, a tres, ayan, a cuatro, wala na rin akong binebenta kasi ubos na nga. Kasi by 2018 yata ay nakapag-stocks ako niya ng konti lang din kasi po, guys. Mga halagang 20 mil lang ata yun, assorted na. Oh, at saka mas mura pa ang red horse niyan that time. Parang 300 mahigit pa yata ang case. Hindi ko lang po matandaan kung magkano ang eksaktong presyo. Basta mga 300 mahigit pa lang. And then by 2019, ayan, nakapag-stocks po ako ng talagang nakapag-stocks ako ng red horse lang. Mayroon akong 40 cases. And then 10 cases naman sa grande. And then sa mga soft drinks, palima-lima lang. Nakompleto ko din po. Siguro lahat totalin ang mga nakakase ko, yung mga stocks assorted na soft drinks, alak, ayan. Mayroon siguro akong mga 60 cases. Ayun. Kapagbenta na ako ng Pasko hanggang New Year. Ayan. Hanggang February pa ang aking stocks. Last year, guys, ayan, 2020, talagang nag-stocks na po ako ng marami. Kasi November pa lang, nakadalawang pabagsak po ako kasi direkta nga po ako sa panel at mas mura po ang presyo kumpara po sa mga dealer-dealer. So by November 17, ayan, nakapabagsak po ako ng halagang 47,500 pesos. O, diba? Kaya tumutal po ang aking mga stocks po noon, umabot po sa 90 cases, assorted na po. Mayroon po akong 70 cases na red horse, grande, and then the rest, yung 20 cases, mga ano na po, RC, Coke, Royal, ganyan-ganyan na. Basta tumutal po ng 90 cases yon. And then, after naman noon, by November 29 ata, kapag pa-deliver pa ako ulit. Pero konti na lang yon, guys, halagang 17,000 naman, na puro red horse na po ang pinabagsak ko. Kasi nabawas-bawasan yung aking red horse nung unang deliver, so nagdagdag lang ako. So sa makatuwid, ang pinakapuhunan ko lahat sa mga alak ay umabot po ng 60,000 mahigit, no? Kasi 47,500 plus 17,000, 'di ba? So 70 mahigit ang pinakapuhunan ko, 'di ba? Kasi nga nagtaas na yung red horse, o naging 400 something na. Oo, syempre, malaki talaga ang puhunan pagdating sa alak. Kaya naman ngayon ay talagang ginagrab kong makapag-stocks. Kasi nga po, guys, iniisip ko na kailangan hindi ako maubusan. Pero yung mga stocks ko pong yon ay umabot pa po ng March. Oo, hanggang March pa po ang bintahan ko sa mga stocks na yon. Kasi hindi naman ganun kalakas nga, gawa ng pandemic. Pero at least, hindi ako nawala ng stocks, diba? Tuloy-tuloy ang bintahan. And then, ang bentahan pa nun sa alak ay 90 pesos. Tumaas bigla, naging 500 na siya, mahigit. So, malaki ang kita ko, guys. Kasi marami pa akong stocks by March. Nagiging, ano na ang bentahan, naging 100 pesos. Ayun po ang napakaigi kapag marami kang stocks, tapos sabay biglang tataas. Ang laki po ng kikitain natin. Kasi syempre, nakukuha natin ng murang halaga. Hindi naman natin pwedeng nagtaasa na and then natili pa rin tayo sa presyo natin ngayon. Syempre, papantay tayo sa mga panibagong presyo, di ba po? Kaya ngayon, ganun na lang ako kaano, guys, na kailangan makapabagsak ako ng magiging stocks ko. Napangutang pa ako ng pandagdag puhunan ni Mr. Non. Oo. Pero yung 20,000 naman, guys, na ibalik ko sa kanya yon kasi pinakapera niya yon eh. Nakakaya naman kung hindi natin ibalik, di ba? And then ngayon, eto, mayroon akong 41,000, so sana madagdagan pa ito. Kasi yung order ko, guys, tinotal ko yon mga kulang-kulang
70,000 yata kasama ang deposit. Okay lang po guys kung medyo kaunti lang yung ating magiging stock ngayon, kasi dati-rati guys, sobra-sobra naman po. Umabot pa po sa March ang aking bintahan sa aking mga stocks. Kaya ngayon, okay lang kung medyo kakunti lang compared nung nakaraan. Kasi ang inaalala natin ngayon, yung kaya lang ng ating puhunan. Wala kasi tayong sapat na puhunan guys. Kasi nga po, sabi ko nga po sa inyo, inagamit yung ibang pera ko dito sa tindahan sa iba't ibang bagay naman. Kung hindi lang, why not, no? Pero okay lang, basta makapag-stocks tayo guys. Hindi man ganun karami, basta aabot lang ng New Year ang ating magiging stocks, okay? So yun lang, sana may nakuha po kayong idea sa vlogs natin today, no? At makapag-diskarte din po kayo tulad ko na pahirapan pagdating sa puhunan ko, pero talagang pinaraanan ko. Kasi ika nga, hindi ako papayag na hindi ako makapag-stocks. So sa next vlog natin guys, ay i-share ko naman po sa inyo kung paano ako nakapag-ipon. Na lahat-lahat ay dito kinukuha, yung mga pambayad, kung saan-saan, ayan, magiging konsumo namin araw-araw. Well, may mga diskarte tayo dyan. So thank you for watching. Hanggang dito na lang po ang ating video. Thank you, thank you. Bye-bye!